But enough for this peace talk for me. Niluloko lang tayo itong mga tao na ito. Tama naman po talaga ang sinasabi po ni Senator Bato de la Rosa. Natapusin na po ang problema ng ating bansa. Sila po talaga ang salot. Ayan po, ganyan po ba ang gusto nyo? Peace talk tapos ng gulo? Naggugulo tapos biglang kapag nahuli, eh, maghihingi ng tulong, donation, pabor. Alam nyo po ba mga Lodi, bakit po ako naging vlogger ng Duterte at saka ng Marcos? Yo, what's up mga Lods? It's Miguel, Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Meron naman po ako ibabahaging video sa inyo. Ito po'y patungkol sa isinusulong po ng kampo po na Joma na balik daw po natin ang usapin ng peace talk. At dito nga mga Lodi, ito po'y hindi pahihintulutan ni Senator Bato de la Rosa. Bakit po mga Lodi? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0, at saka doon sa ating backup na Facebook page na Peps TV 3.0. At eto lang nga mga Lodi, no? Dahil nga po sa takot po nila na mawala na po sila sa mapa, ito pong kampo po ni Joma, ayan po, binabalik po nila ang usapin ng peace talk. Alam naman po natin na mahina na po ang puwersa nitong kampo po nila Joma, kaya po, bakit pa po tayo maikipag peace talk? At ito nga po ang sinabi po ni Senator Bato de la Rosa. Dahil kapag nagpi-peace talk daw po ang kampo po ni Joma, eh nagpapalakas lang daw po ito di umano ng puwersa. Tapos kakalaban na naman po sa ating pamahalaan kapag sila na naman po ay matatag. Diba, napakagulang po. At ito po ang mensahe ni Senator Bato de la Rosa mga Lodi. Pakinggan po natin. Totoo naman talaga, wala mong pupuntahan niya peace talk na yan. Lulukuhin lang tayo ng mga NPA na yan. Pistok-pistok. Tapos ngayon, nagpapalaka sila. Mga ngambo sila. Wala rin. Hanggat hindi sila sincero sa pistok, wala mangyayari sa pistok na ilang nakailang pistok na tayo, nakailang presidente na, may nangyayari iba. Yan, tama po ito. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, mga Lodi, nakailang pistok na po ba tayo? Nakailang presidente na po ang nagdaan? Nung panahon pa po yan ni former President Ferdinand Marcos Sr., eh, nag-uusap na po itong kampo po ni Joma. Ano po yung mga dapat mangyari sa ating bansa? Pero hanggang ngayon po, bumaba na lang po si former President Duterte, eh, wala pa rin pong pinatunguhan. Kaya po, sumuko na po si former President Duterte dito po sa usapin ng pistok. At ngayon, mga Lods, gusto nila ibalik ang pistok dahil ang anak naman po ni former President Marcos Sr. ang pangulo natin ngayon na si PBBM. Diba nakakatawa po? Ano po ba ang dahilan pa ninyo? Ba't pa po natin itutuloy to peace talk? Tuloy pa po natin mga Lodi? Tayo, nakailang presidente na. May nangyari ba? Wala. Nagpapalakas lang. Dahil lang lumalakas yung kanilang pwersa. Dahil binigyan natin sila ng pagkakataon na magpapalakas. Siguro, localized peace talk, pwede ako dyan. Payag ako dyan. Pero yung peace talk talaga na pangungunahan ng mga nagpapasarap doon sa Netherlands, si Joma Season, nagpapasarap sa Netherlands. Walang mangyari dyan dahil gagamitin nila pistok para sa kanilang advantage. Kawawa tayo. Tama nga naman po, yung pistok ginagawa nila kapag nagpapalakas po sila ng panibagong puwersa. Tapos mga Lods, ang nakakatawa pa dito, kawawa po yung mga namumundok. Tapos yung leader po nila na si Joma, eh nandun po sa Netherlands, nagpapakasaya. Tama naman po talaga mga Lodi, no? Tapos eh, hindi pa rin po nila maisip kung ano po ba talaga pinaglalaban nila. Nasabi pa po ni Senator Bato de la Rosa, tapusin na daw po ang problema. Ano po ba itong problema ng bansa mga Lods? Diba sila po ang mga nanggugulo sa ating bansa. Sila po na wala pong sinserong pagsunod sa usapin ng peace talk. Ilang beses na po nangyari to, nagpipistok po ang gobyerno at kampo po ni Joma pero nagbabakbakan pa rin po. Mas gugustuhin ko pa pong matapos na po itong problema ng bansa kaysa po magkaroon po tayo ng pistok. Ito po mga Lod, panoorin po natin. Enough of this for me. Sorry kung kayo sa academics community ay would tend to disagree with me. But enough for this pistok for me. Niluloko lang tayo itong mga tao na ito. Ang ilang taon na tayo nakipag-usap, walang nangyayari dahil tayo lang ang sincero. Sila hindi sincero. Ayan mga Lodi ha, inulit po niya dito. Anong ginagawa nila habang nagpipistok? Yun, nangangambos. Oh, marami po tayong balitang napapanood about po sa ginagawa nilang pang-aambush mga Lods. Kawawa po ating kapulisan, kasundaluhan. Dahil nga po kumpiyansa po ang ating mga opisyal ng gobyerno dahil nga po meron pong pistok. Akala po nila hindi po sila mababanatan. Pero ito mga Lods, tuloy pa rin po ang kanilang panggugulo sa ating bansa. Tama naman po talaga ang sinasabi po ni Senator Bato de la Rosa. Natapusin na po ang problema ng ating bansa. Sila po talaga ang salot. At sila po ang nagpapahirap dito sa ating bansa.
Let's face it, yan ang nangyayari. Kaya huwag na tayo magpaloko. Ngayon pa na halos lumuluhod na yung mga CBPNP na ngayon dahil sa nangyayari, dahil sa ILCAC, ngayon pa tayo magkapag-negotiate sa kanila? No, it's not the right time. And sabi mo, the balance of power is like this. Nandito tayo, sila na sa baba. No! Tama nga naman po si Senator Bato de la Rosa, mga Lodi. Bakit po ang gobyerno ang laging nag-a-adjust dito po sa kampo po nila Joma? Ngayon po, mahina na po ang kanilang puwersa dahil po sa NTF-ELCAC. Simula po nung nagkaroon po ng NTF-ELCAC, mga Lodi, nagsimula na po magsisukuan ang mga namumundok, nakasamahan po o dating kadre po sa kampo po nila Joma. Tapos ngayon, gusto po nilang makipagpisto. Kung kailan patapos na po eh. Patapos na po talaga to, mga Lodi. Konting tiis na lang po talaga. Tapos bigla pong magpipistok. Parang niloloko lang po natin ang sarili natin. Para po sa mga leader natin dyan na gusto pong ibalik itong usapin po ng pistok, mag-isip-isip po kayo mabuti. So it's bulok time for us to negotiate with him. Let's finish them. Ano? Sabihin mo, magalit na kayo na magalit. Basta ako, let's finish the problem. Dahil pag hindi natin ito seryosuhin, as I've said, ako, nag-retire ako sa serbisyo with all the scars in my body, with all the debt that I have seen. Hintahin ko pa yung anak ko ngayon, kagagraduate lang sa academy, will experience the same problem that I have faced when I was young, when I was lieutenant hanggang nag-retire ako. The same problem. Yung anak ko, ganun din haraang mangyari sa kanya. Wala tayong maibigay na magandang kinabukasan sa mga bata na ito kapag hindi natin tapusin itong problema na ito. Ayan, mga Lods. Kailangan na po talagang tapusin, kalusin itong problema ng ating bansa. Sila po talaga ang anay. Sila po talaga ang nanggugulo. Ang gobyerno willing po maipag-usap. Pero ang problema po dito sa kampo po la Joma, mga Lods, patraidor po sila kung bumanat. Ay, naku po. Ito nga po, mga Lodi, no? Gusto po nila ng peace talk. Pero, ang nangyari naman po dun sa General Assembly ni PBBM, nanggulo po sila. Peace talk tapos ng gulo. Kung naaalala nyo po yung ginawa ko pong video, yung mga rallyista po, habang nagsasalita po si PBBM dun po sa New York, ito po yung ginawa nila. At dito nga, hinatak po o binitbit papalabas ng building itong mga nakapasok na mga rallyista. Huwag nyong sabihin hindi nyo po ito kasapi. Yung mga nanggugulo po ay PBBM o ang ating bagong presidente. Diba? Ito po, panoorin po ninyo itong video na to. Nakakahiya po talaga. Nasa ibang bansa ka na. Pero may ganito pa rin po mga grabe po yung connection nitong kampo po nila Joma, mga Lodi, no? Ayan po, nagwawala kung ano-ano po pinaggagawa, hindi po sila nahihiya. Sila po talaga nang gugulo sa ating bansa, mga Lodi. At nagbibigay kahihiyan sa ating bansa. Piruin nyo, may bago tayong presidente pero hindi po nila matanggap. Tapos at tagal-tagal na po nung martial law, ayun pa rin po yung sinisigaw nila dito. Paano naman po tayo unlad kung ganito pong mga klaseng tao ang nakatira sa ating bansa? Kahit po sa ibang bansa po ito nakatira tong mga taong to, kahihiyan pa rin po dahil sila po ay dinada nila ang bansa po nating Pilipinas. Diba? Ayan po, ganyan po ba ang gusto nyo? Peace talk tapos ng gulo? Oh, baka naman i-deny nyo na hindi nyo kasama tong mga taong ito. Ito po ang ating ebidensya dyan, mga Lodi, ha. Dahil ito pong live na to, galing po ito sa Bayan USA. May chapter pa po pala tong mga bayan muna, mga ganyan. Mga relihista, aktivista. Sabi po dito, mga Lodi, ng Bayan USA, live at Asia Society, NYC, Bayan USA, and Progressive Community members registered their grievances, represent meeting between Biden and Marcos Jr. on the heels of 50th anniversary of declaration of the martial law in the Philippines. We call out Asia Society for its embrace of fascism and historical lies in the person of Ferdinand Marcos Jr. Hashtag reject Biden BBM, hashtag never again to martial law. Ayan po yung kanilang nirarally dyan. Nakakatuwa po talaga kayo. Peace talk, tas ganito po yung ginagawa ninyo. Ito pa nga sabi po ni Lorraine Marie T. Badoy at kasamaan po ng LTF-ELCAC, mga kampon ng CPP, NPA, NDF, mga... Ayoko na po ituloy. Basta ito po yun eh, mga Lods. Before, nung nakita nyo po sa aking video ginawa, yung mga hinatak po o kinaladkad papalabas naman nag-rally po dyan sa New York, ito po yun, yung pagkakahuli po sa kanila. Yan po muna yung before. Tapos after po nila na nahuli, eto na po, nanghihingi na po sila ng tulong. Kasi nga po, tatlo po sa kanilang kasamahan ay napunta po sa kulungan. Sabi po dito, today, on Friday, September 23, three of our kasamas
kasama. We're arrested at a direct action protest against Bongbong Marcos visit to New York. Our jail support effort needs your help. Ito na pagkakataon nyo dyan, ano, angat buhay. Kailangan po nila ng tulong at saka yung mga kakamping. Humihingi po sila ng tulong sa inyo. Please support by bail fund for their immediate release via Venmo. Donation for food and transportation cost of the jail support team via Venmo. Anak bayan. Ayan po mga lodi. Dugang kadasig. Lakas ng loob, manggulo, tapos feeling biktima pag inaresto. Donation 101 again. Yan po, karugtong lang po yan ang post po ni Ma'am Badoy mga lodi. Naggugulo, tapos biglang kapag nahuli, maghihingi ng tulong, donation, pabor. Diba? O, ngayon yun na. Pakita nyo po na tunay kayo may malasakit sa inyong kasamahan. Mga kakamping, bigyan nyo po sila ng pondo para po sila may makapag-bail sa kanilang ginawang kasyungahan sa New York. O, ano na? Kamusta naman? Rally pa more. Alam nyo po ba, mga lodi, bakit po ako naging vlogger ng Duterte at saka ng Marcos? Ano po yung dahilan ko? Halos pareho lang po kami ng gusto po ni Senator Bato de la Rosa. Kung kayo po'y matagal na sa aking channel, sa aking page, ito po lagi yung sinisigaw ko. Bakit ko po ito ginagawa? Para po sa aking anak at magiging apo ko. Ito po rin ang kanyang post ni Senator Bato de la Rosa. Sabi po niya dito, 2 hours ago lang po ito, kanina lang. My ultimate dream is that when I'm gone, this grandson of mine shall grow up in an environment that is safe from drugs, crimes, and terrorism. Parehong pareho po kami. Kaya po ako po talaga'y namimili ng magiging leader ng ating bansa na magiging pakatotohanan po itong pinapangarap po namin. Kagaya po ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan din po talaga ang aking adikain o pakay. Kaya po ako nagbablog. Kahit wala po masyado natatanggap dito sa aking ginagawa, okay lang po yan. Dahil ang iniisip ko po dito, kapakanan po ng aking anak, magiging apo, gaya po ng gusto rin po ni Senator Bato de la Rosa. Kaya tama na po yung pistok-pistok na yan, mga lodi. Dahil ulitin ko, panahon pa po ni former President Ferdinand Marcos Sr. at natapos na lang po ang termino po ni former President Duterte, wala po talaga tayong napala dito po sa gusto po ng kampo po nila Joma. Paninira po sa ating bansa ang kanilang ginagawa. Kaya kahit ngayon po, ang mga anak na po ang leader ngayon na si President Bongbong Marcos at saka si VP Sara Duterte, huwag na po nating pilitin na makipagkasundo dito po sa grupo na sila po ang sumira ng ating bansa. Tama po ba ako? Kaya po mga lords, tama na po, itigil na po natin ang pistok. Nag-ayon po ako sa gusto po ni Senator Bato de la Rosa. Kung kayo po ay sumusuporta sa kanya, ikalat nyo po ito video na to. Kung kayo po ay nakikisa sa amin na itigil na po at tapusin na po ang problema ng sambayan ng Pilipino, yan po ang kampo po na Joma season. Stay safe mga lords and God bless you all. Peace! Mabuhay ang Pilipinas. Mahalin natin ang bansa natin.